So, ayan, kakalasin naman natin to. Ayan. Kakalasin na natin kasi ano na ako hinihintay na to nung may-ari nito. Ano kasi, medyo naging busy tayo ng mga nakaraang araw, kaya ito ngayon lang natin mabubuksan ito. Ano siya? Ang sira nito. Pumuputok. Ito, hindi na siya nakapasaw. Yan, yan ang sira niya. Hindi na siya nakapasaw. Kaya, ayusin natin yan, no? Yan yung tinatanong na sa akin ng may-ari ito. Although, hindi naman sa sabi nga niya, hindi naman talaga ganun pang madali yan. Kaya, no, di kaya lang, kailangan nagagawa din natin kasi pinagkatiwala sa atin gawin. Ito, ayan, inalis muna natin siyempre, ito yung trigger mechanism niya. Inalis muna natin siyempre yung nakapatong sa kanya kasi hindi natin makakalas yung tornilyo. Iba-ibang airgun kasi, iba-iba naman yung pagkakagawa. Ito, ganitong unit. Ngayon pa lang ako, first time ko lang ito gagawa ng ganito. Yung ganitong itsura, ganitong type. Kaya medyo tinitingnan ko pa pati sa pagkakalas, hindi ganun ka ano, hindi ganun ka eksperto kasi first time nga. Ngayon ito alam ko adjustment na spring to, pero meron din doon, so titingnan na rin natin to kasi yun nga, hindi ko pa kabisado kung anong kinakalas mismo dito sa unit na to. Mag-aalisin yung trigger mechanism niya. Kaya sinisilip ko pa. Nalabagan ko na yung isang tornilyo pero still masikip. So, ibig sabihin, ayun, nasa ilalim siya. So, medyo malalim. Ito ay alin. Ano? Cross. Yeah, medyo pinapawisan na yung likod ko kasi tayo nagbukas ng electric pan. Galing po kasi ako sa labas, naghanap tayo ng pyesa ng ating van. Yung ating hindi naman siya mismo, bago lang sa akin, pero hindi naman siya mismo, brand new. From Japan siya, surplus. Hindi man natin kayang bumili ng bago. So, ayan. So, malapit na sa katotohanan. Ayun. So, alin na rin siya doon. Ang problema nito, ang lalim. Ang lalim. So, gamitan natin siya nito kasi malalim. Wala kasi tayo. Meron naman tayong mahaba. Pag hindi siya makuha nito, doon siya sa mahaba. Ayan. Parang maluwag naman siya. Yung isang mas malaki. O, gagamit na tayo ng mahaba. O, yun. Kasi siya. Hindi naman siya ganun kahaba talaga. O, yun. Kumakalog na. Sigurado kasi may isa pang tornilyo ito eh, na natatakpan ito. Pag nakalas natin siya, meron pang isang tornilyo yan. Nandito lang yun eh, yung ating isang mahaba. Ano ko kasi yung dito eh.
pare tayo pagbabalik na ito. So may hangin pa siya, pumupadok naman siya. Problema, hindi siya nakakasak. So mahirap naman yung gano'n na hihilain mo tapos bigla mong bibitiwan pagka nakatapat ka sa ibon. Baka naman gumalaw din, hindi naman din hindi siya tatawa. So kailangan talaga yun. So ayan, yari tayo sa pagbabalik niya. Ayun, so nandito siya. Ito ulit. Nandito lang naman siya eh. Ito lang naman yung problema niya. Maganda naman yung pagkakagawa ng airgun. Salute naman ako dun sa maker nito. Malaki rin yung plenum niya. Ayan, medyo nagilaw na. Patong natin dito para kita nyo. Sabihin nyo, din pinapakita yung ginagawa ko eh. So, ayan. Kaya naman nakakalas natin yan kasi kahit iba-ibang airgun maker at iba-iba rin yung iba-iba yung gumawa niyan, same principle pa rin yung airgun. Doon pa rin niya kinuha sa principle na yun. So, ito siya. Ito yung trigger mechanism niya. Same din naman doon sa ano natin dyan, yung nandyan natin na JBC. Same din. Ang ano lang nito, ito. Pag-atras niya, dapat. So, medyo, ano to, medyo malambot yung spring niya dito. Kaya hindi siya agad bumabalik sa taas. So, kukunin muna natin siya para ma-check yung spring niya. Mga darating na araw kasi kailangan natin maghanap ng pyesa. Yung mga materials natin ginagamit sa shop kasi wala na, marami tayong ano ngayon eh. Marami tayong ginagawa ngayon, so medyo naubusan tayo materials. Kaya kailangan magsipag. So yun, malaki siya. Ayun, nabunot na siya. So yun yung spring niya. So ano bang kailangan niya? Lubrication ba? O ito siya, dito siya. So ilulubricate natin siya. So ganoon. Tapos ito. Ganun yung spring niya. So medyo maliliit nga yung spring. Patitigasin natin ng konti. Marami pa siyang hilo na ano, na hindi nagamit. Yan, pinalambot din siguro nila to para madaling kalabitin. Kaya lang yun nga, nagresulta siya sa yan. So ayun. So yun, medyo firstly, gagawin natin dyan, lubricate pa lang natin. Maganda naman eh, okay naman siya. Kailangan lang, konting retouch ba yun? So, lalagyan natin ng konting oil, aside from pinahaba natin yung spring niya konti. Yan. Pero yun, hindi gaano ganyan eh. And then, so ayun, saan nakalagay yung isa? Kailangan niya matulak niya yung gano'n. So doon siya nakaipit. So, tatanggalin na rin muna kaya natin to.
ang sukat ng alin niya. Wala ko na ito. Sakto-sakto dito. Ayan. Ah. Hirap. Tigas ah. Lagyan natin ito. First. Ayan. So, ayan, ang spring niya is dito yung isa. Ayan. Nandun siya, medyo... hindi kasi isakto eh. Medyo maluwag. Ayan, dun siya. And then ito. Ang ganun. Itutulak niya yung spring niya. Ayan. So, ayan. Pasok siya doon. So... Sana yan. Yung butas. So, bumabalik. Dito pala siya. Parehas silang meron. So, ayan. Kukuha ko ng buhangin. Sige. Yan. So, yun. Dito nakapasok siya. Yun. Lumabas naman. Medyo mahirap palang ilagay ito. Kailangan makadigil. Okay, bago natin ilubog, kailangan sarap yung hangin dyan ah. Yan ah. Sa mushot na. So, yun. Naging ano dyan. Naging problema dyan. Ang problema kasi parang maiksi yung screw niya. Mga atras siya. Kung alisin natin ito ng isa. Yan. Nakalubog ito eh. Medyo litaw pa siya eh. Pero ano ito, maiksi ito.
yun na, kita na. Pasok na. Ayun. So, binabalik na natin. Yan. Parang hindi siya suit sa kabila. Ayun. Ayun, lumubog na. Suit na. Yan. So, makikita nyo, yun kanina, ang nangyayari kasi, itong spring na to, sa halip makatulong, kumakalang sa kanya. Kaya siya hindi siya bumabalik pataas. So, gawin natin, lagyan natin ng konting oil dito para magkaroon ng lubricant kasi may friction yan. Tapos konti dyan. Ayan. So, yun. So, malambot na talaga yung trigger. So, ibalik natin para na-testing natin. Ayan o. Natural na gumagano kasi ibig sabihin, nakatukod na siya. Ayan. Ibig sabihin, umaabot na siya doon sa kanyang hammer. Sumbat o dito. Ayan o. Medyo kailangan, medyo konting higpit lang. Tama lang naman sa kamay. Ayan. So, ayan. Tatry natin. So, ayan. Hindi ko pa naikabit. Okay na po yan. Ayan. Nakakasan na siya. Ayan. Kakaano lang yun kasi lakas pumutok eh. Tanggal natin. Ayan, makikita nyo naman sa side. Ayan. Ayan. Okay na siya. Mamaya, ikabit ko muna itong ano, itong yung kanyang handle. Yan. Oh, medyo na. Sinira mga ano. Ayun, medyo mahirap na siya ilagay. Kasi may mga washers eh. Eh, ilalagay muna natin ito. Ayan. Ilalagay na natin yung handle muna bago tayo mag-testing. Tapos ito. Lagay ko na rin ito. Ayan. Ito, Phillips screw yan. Thank you.
Ayan, tapos ito. Ito yung takip, bukasan talaga to. Ang problema, hindi abot yung allen wrench natin. Kaya tinanggal ko na rin to. Maiksi kasi yung allen wrench natin. Yun. Malalim. So, ito. Patry natin. So, yan o. Yan. So, yan. Lakas. Grabe, lakas naman ito. O, basta ginanon mo, kasada na siya. O, lakas. Grabe. O. O, ba? So, okay na yun. Ilang ano na siya. Ayan, pag tinignan nyo dito sa kabila. So, ayan. So, okay na. Maingay na. So, ayan, pwede na. Shoutout nga pala kay Sir, Engineer Maranan ng Amadeo. Sa kanya po kasi yan. Ayun, para nakapagpahinga ako ng konti habang nagkakape, nag-repair muna ako ng isang airgun. Ano kasi yan, nakakahiya kay Engineer Maranan kasi yan ay nag-message sa akin kahapon during nasa shop pa ako. Sabi ko, sir, bukas okay na yan. Kaya, kasi alam ko, madali lang ayusin. Kasi since bago yan, lahat ng ano dyan, lahat ng pyesa niya, brand new rin. Tapos ano, kaya alam ko, madali lang gawin. Kaya sabi ko, bukas sir, okay na yan. Hiya naman ako sabihin, hindi ko pa nakakalas. talik natin kaibigan, kaya malakas po sa akin yun eh. Kaya ito, kahit medyo papagod na rin ako kasi galing pa rin ako sa labas. Naghanap ako ng thermostat nung sasakyan natin para ano. Mutiti ko lang gagawing automatic yung cooling system niya kasi hindi po siya automatic. Pag bukas mo ng susi, may ikot na kagad yung mga pan. So, pagkatapos, napansin ko, kahapon during na pauwi ako, malakas ang ulan sa Tagaytay, sobrang pag, halos zero visibility. Ano siya, na cold engine siya. Meron mo, galing na sa samainit. Tapos, nung mabasa-basa siya ng baha, yung saboy ng tubig sa ilalim, nag-cold engine siya. Kita, umilaw ngayon yung cold engine niya. So, kaya sabi ko parang, for sure, wala siyang thermostat. Kaya, lalagyan ko siya, and then, tupalo naman na gawin kong automatic yung mga fans. Kasi, ang problema niya, ay yung temperature switch. Wala siyang ganon. Kaya, nag-order ako para kabitan siya. Mag-mounting or mag-iisip ako ng ano para hindi ako magbubutas, hindi ako magtitread. Gagamit ako ng ibang sensing unit para magamit sa kanya. Either sa radiator na lang, nakatap sa radiator o nakadikit para masensing yung init. And then, meron siyang parang pinaka-sender. Ganun yung ginagamit nila sa aircon, gagamitin ko sa cooling, sa air conditioning yung ginagamit nila doon, gagamitin ko naman sa heating. So ganun, ang gagawin natin para maging maayos talaga yung ating sasakyan. So shout out kay Sir Maranan, Engineer Maranan. Malakas po sa atin niya, kaya nahihiya ako kapag yun nga pala sa YouTube natin, shout out na rin kina papasyout out sa atin.
Kay Sir ano, Virgilio Padul. Shout out po sa inyo. Kay Sir Bobby Lakadman. Shout out po sa inyo. Kay Sir Jason Lorsano. Sumatalin ko na po itong pagkakataon nito, itong video na to, para may shout out kayo. Then kay Sir ano, Jason Palma. Yan, shout out na rin sa iyo, Sir. Yung pong ano, offset mo, parating na po. Bagong ano, alam ko yun, bagong design po yun. Kay Sir Cel Suarez nga pala. Cel Suarez. Kay MSG T. Suarez. Shout out po sa iyo. Talik natin kay Bigan niyan. Kay Sir Leo Villaruel. Ayan, shout out din po sa inyo. Kay Sir Mario Castillo. Ayan, shout out po sa inyo diyan. Kay Sir ano, Alvin Joey Tugade. Ayan, shout out din po sa inyo. At kay Sir si Sir Bobby Lakadman, yun, ito yung palagi kong ano, nagkaroon din ako ng pagkakataon, Sir, na dala ko yung cellphone ko kay Jason Envias TV. Shout out po sa iyo, Jason Envias TV. Alam mo, may YouTube channel ko na ano, masyad po kayo sa channel niya. Hindi ko pa rin masyadong ano, tanda kung ano sa video niya, pero alam ko po maganda po. At kay Sir kay ano, kay Sir Calvo Bigcas. Yan, Calvo Bigcas na yan. Kay Sir ano, Jomel Nasaire. Yan, na kalatagan. Shout out po sa inyo. Kay Sir ano, Michael Kulkul. Yun po yung nakalagay dito. Shout out po sa inyo. At maraming salamat na rin po. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo ng videos ko. Kasi alam ko hindi naman ganong aganda yung mga video ko. At yun nga, kumag video nga ako, walang intro, walang outro, walang ano, wala talaga. Kasi kung ano lang yung ano, kagaya nito, kasabay sa may ginagawa ko. Gawa tayo ng ano, na gumagawa tayo ng video, diretso na pinapakita lang natin yung ilan sa mga ginagawa natin. Yun nga, nadampot ko lang dito, buti andito siya. Kaya ano ko, habang nagkakape ako, ginawa ko siya. Ano, nandito na lang po at maraming salamat po ulit sa panonood ng mga videos ko. No, hindi po kayo magsawa sa panonood at sana'y hindi ako maubusan na ituturo sa inyo. Habang tumatagal na ang panahon, ay natututo rin ako. At lalong-lalo na dahil sa inyo. Kasi sa bawat tanong nyo na hindi ko kayang sagutin, dun po ako natututo kasi after nyo magtanong, hindi ako sumagot at ganyan, or hindi ako sigurado sa isasagot ko, ang gagawin ko, pag-aaralan ko yan. At para tama yung info na maibigay ko sa inyo, tama yung mga sagot. Maliban lang po dun sa mga sa tanong na parang bata, yung paulit-ulit o minsan ay common sense lang yung sagot. Yun po, kagaya po ng ano, ilang meters ang kayang maabot nung ano, nung convert, ganyan, ganon. Kasi matagal na po yung pinag-uusapan, parang usapang bata na lang.